sa pangalan ng ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli ay ako ay napagbigyan na magbahagi ng salita ng Diyos. Ang inihanda ko pong paksa ngayon sa umagang ito ay the true meaning of life po, ang totoong kahulugan ng buhay. Kadalasan nauubos ang ating mga oras at enerhiya sa mga walang kabulang bagay tulad ng mga social media, events at marami pang iba. At ang malaking bulto nito ay sa ating mga trabaho at sa ating pagpapaunlad ng ating mga buhay. Financial security, ang pagpapaganda ng ating mga katawan at marami pang iba. So dito po nauubos ang lahat nating mga oras kung ating pong papansinin. Dito po ang karamihan sa mga tao, dito po naglalaan ng kanilang mga oras. Hindi po nila naisip na ito ay darating ang panahon na ito ay walang kabuluhan. Lalong-lalo na kung ikaw ay walang Diyos sa iyong buhay. Ang lahat ng mga ito ay mauwi lamang sa wala. disclaimer lamang po ano. Ang ibig ko pong doon ibig sabihin na ang mga nabanggit ko kanina na ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan, hindi ko po sinasabi na ito ay masama. Ang sinasabi ko lang po, ang pagtatrabaho, ang pag-aaral, ang magkaroon ng financial security at marami pang iba, ito ay mabuti. Hindi ito masama, bagkus ito ay mabuti sa ating kabuhayan sapagkat ito ay nagbibigay ng ating mga pagkain at ikabubuhay. Ang masama lamang, ang nagiging masama po ito kung wala kang oras at enerhiya pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Doon po ito nagiging masama at walang kabuluhan. Alam niyo po ba sa Biblia, ang lahat ng mga bagay ay sinasabi ng Biblia na walang kabuluhan. Ito ay nauwi lamang sa wala kung wala kang Diyos sa iyong buhay. Ang gusto kong aklat na aking babasahin ngayon ay ang aklat ng Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes po ay ang konteksto po nito ay may kinalaman sa walang kabuluhan ng mga bagay. All things are vanity. So, ang aklat pong ito ay sinulat ni Haring Solomon, isa sa mga kanyang sinulat. At bibigyan ko po na kayo ng background sa sumulat ng aklat na ito na si Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay isang hari ng Israel. Siya po ay isang anak ng Haring si David. Sa kanyang kapanahonan po, si Haring Solomon ay isa sa pinakamatalinong hari na nabubuhay. Bakit siya naging matalino? Naging matalino si Haring David sapagkat humiling siya ng Diyos ng katalinuhan. Kasi bago sa maging hari, siya ay hinalilis si Haring David kay Haring Solomon. So medyo bata pa si Haring Solomon dito. So nakiusap siya sa Diyos na bigyan siya ng katalinuhan upang pamunuan niya ang bansang Israel. Kahit ang
Sandali lang po, nagbe-blink po ba sa screen nyo? Yes, brother po. Yung iyong PowerPoint. Nag-corrupt siya. Saan ba? Baka may ano sa connectivity mo lang. Saan? Bro, sandali lang po ah. Yung ito screen na, yung sa sinis mo dito. Oo. Yun ang pati dyan sa baba. Ito. Ito. Ito ba yun? Try mo sa baba na ito. Ito. Yan po mga Brother Nelson. Meron pa rin po Brad at ano. Baka po sa ano lang yan, power or ano. Yung baka may issue sa laptop. Last time ganyan din po, baka yung laptop mo po may problema. Okay na siguro. Hindi naman makinig lang. Okay naman po yan kung sakali. Huwag na lang titigan. Oh, Brother Norley, okay lang po yun. Pakinggan na lang po namin. Basta okay naman. Maliwanag naman. Okay, sige po. Tuloy po natin. Alam niyo po ba sa sa Biblia, may sinasabi ang sa aklat ng Ecclesiastes na ang lahat ng bagay ay nauwi lamang sa wala. Nga po, bibigyan ko po kayo na ang sumulat po ng Ecclesiastes ay si Haring Solomon. Na itong si Haring Solomon ay isang anak ng Haring si David. Siya po ay isang matalinong hari sapagkat humiling siya ng Diyos ng katalinuhan upang hatulan niya ang bansang Israel. Natatakot siya baka hindi niya kayang gampanan ang pagiging hari, humingi siya ng katalinuhan sa Diyos upang magawa niya ito upang sapagkat ang bansang Israel ay isang malaking bansa. So humiling siya ng katalinuhan sa Diyos at ito ay pinagbigyan ng Diyos. Binigyan siya ng katalinuhan at hindi lamang katalinuhan ang binigay ng Diyos. Natuwa ang Diyos kay Haring Solomon. Sabi niya, hindi mo hiningi ang mga bagay na kayamanan, kasikatan, at katanyagan ay sa madaling salita, hindi lang katalinuhan ang binigay ng ating Panginoon. Binigyan pa siya ng kayamanan at karangalan. So, yun po ang background ng sumulat ng Ecclesiastes. So makikita natin doon na si Haring Solomon ay isang tanyag at pinakamayaman sa kanyang kapatahunan. So kaya niya sinulat itong Ecclesiastes na siya po ay eksperyensyado sa buhay bilang tao. Ang Ecclesiastes ay sinulat niya at nag-eksperimento siya sa buhay. Kung paano nakikipamuhay ang isang tao sa ibabaw ng lupa. So nakita niya na itong lahat ng mga bagay na ito, yung mga kayamanan sa lupa, katanyagan, kasikatan, ito ay nauwi lamang sa wala. Yun po ang konteksto ng Ecclesiastes na kanyang sinulat. Ganito po ang ating mababasa sa Ecclesiastes chapter 1 verse 3. Anong pakinabang ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Yun ang tanong ng Haring si Solomon. Ano nga ba ang pakinabang ng tao sa lahat ng kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Yun nga ang sabi natin kanina, ito lamang ay nauwi sa wala. Lalong-lalo na kung ikaw ay walang kinikilalang Diyos.
Ecclesiastes chapter 1 verse 4, isang salin ay umayaong at ibang salin ng lahi ay dumating, ngunit ang lupa ay mapagkailan pa man. So sa bersikulong 'yan, sinasabi na ang tao ay yumayaon, ibig sabihin namamatay. So paulit-ulit ang cycle ng isang tao. So tandaan natin na sa sanglibutan ito, tayo ay hindi lamang mabubuhay, kundi tayo naman ay pupunta sa kamatayan. Kaya nasabi ni Haring Solomon na ang lahat ng mga bagay ay mauwi lamang sa wala. Yung mga kayamanan at mga katanyagan sa buhay. Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw, narito lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa lahat. So, yan po talaga ang konteksto ng Ecclesiastes. All is vanity at ang lahat ng mga bagay na ito ay nauwi lamang sa wala. Ang reality sa buhay ng tao ay dapat nating tanggapin na ang lahat ng mga bagay na nandito sa sanglibutan ay walang kabuluhan at nauwi lamang sa wala. Yan po yung patutuo sa panulat ni Haring Solomon. Lahat ay nauwi sa wala. Pero ito ang tandaan natin, nauwi man sa wala ang lahat ng mga bagay na yan, hindi po dyan nagtatapos ang buhay ng isang tao. Bagamat ang tao ay may kamatayan, hindi sa kamatayan nagtatapos ang isang buhay ng tao. Meron po tayong eternal life. Dalawa po yan. Eternal joy or eternal suffering. So, saan po tayo mag-invest ng ating mga oras? Hindi ko po sinasabing na hindi mag-invest sa mga pagtatrabaho, sa pagpapaunlad ng na ating mga buhay. Hindi ko po sinasabing masama po yun. Maganda po yun. Kailangan lang natin na isip yung first priority kung ano yung pinakamahalaga. At bigyan din natin ng oras ang ating Panginoon. Sapagkat binigyan tayo ng 6 na araw para ayusin o gampanan ang ating mga kailangan sa ating mga buhay upang paunlarin natin ang ating mga buhay. Sana pagdating naman ng araw ng Panginoon, ay ibigay naman natin ang araw na yon. Minsan pa, nakakalimutan pa natin. Kahit ako, minsan nag-guilty po dyan, mga kapatid. Hindi ko na pe-perfect buong tao na hindi ako malate. So, sana ang totoong kahulugan ng buhay ay magkaroon tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat, sabi ko nga kanina, ang lahat ng mga bagay ay walang kahulugan o ang lahat ng mga ito ay nauwi lamang sa wala. Ang hindi lamang walang kahulugan sa ating mga buhay ay ang magkaroon ka ng Diyos sa iyong buhay. Ang totoong meaning ng buhay ng tao ay yung naghahanda ka sa sarili mo sa kamatayan. Yan yung buhay ng tao, mamamatay. So dapat mo itong paghandaan. Huwag natin ubusin ang ating mga oras at inireya sa mga bagay na pangsanglibutan. Tandaan natin na tayo ay may kaluluwa na kailangan nating iligtas pagdating ng paghukom. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yan ang reality. Na tayo ay binigyan ng Diyos ng kaluluwa. Mababasa po natin ito sa Genesis. Sa aklat ng Genesis. Ganito po ang sinasabi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa
nahiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, nanghininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yan po ang katunayan na tayo ay nilalang ng Diyos na binigyan tayo ng kaluluwang may buhay. So yan po dapat ang ating pinaghahandaan. Alam natin na tayo ay darating lahat sa kamatayan. Wala pong makakatakas dito. Mahirap ka man, mayaman, matalino, mataas ang iyong pinag-aralan. Lahat po yan itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay. Kaya isa sa magandang gawin ng tao ay paghandaan ng kanyang kamatayan. Ganito po ang ating mababasa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yan po ang isang nagpapatunay din na ang tao ay mauwi lamang sa alabok. At tama yung sinabi ni Haring Solomon na ang lahat ng mga bagay ay mauwi sa wala. At ang magkaroon lamang ito ng kahulugan kung tayo ay may Diyos sa ating mga buhay. Dito ang sinasabi na ang diwa ay mababalik sa Diyos. So, wag po tayong malito dito. Baka isipin po natin na yun naman pala, babalik sa Diyos, yun pala, ligtas na. Hindi po, mga kapatid. Babalik ang ating diwa sa Diyos upang tayo ay katulan. Babalik po ang ating mga kaluluwa sa Diyos. Kaya sinasabi ko po na ang totoong meaning ng buhay ay ang paghandaan mo ang iyong kamatayan. Pagdating ng kamatayan, wala na po tayong pag-asang mabago ito. Hindi na po pwede yung katulad yung nangyari sa mayaman. Kung natatanda niyo po, yung namatay ang mayaman at yung si Lazaro. Nag-request yung mayaman na babalikin siya sa lupa upang ibalita dun sa mga kapatid niya na naghihirap yung mayaman sa purgatorio o sa Hades. So, ang sabi ng Biblia, nandyan si Abraham. So, kapag namatay po tayo, wala na po tayong pag-asa. Kaya habang nabubuhay, ay pagsikapan po natin mailigtas ang ating mga kaluluwa. Pagsikapan po natin sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sundin po natin ang kanyang mga utos at magtapat po tayo hanggang sa kamatayan. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa Hebreo chapter 9 verse 27, ganito po ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at ang pagkatapos nito ay paghukom. Yun po ang katotohanan na itinakda ng Diyos talaga sa tao ang ipinanganak at itinakda rin ng Diyos ang tao na mamatay. Yun nga, pagkatapos ng kamatayan, ito ay paghukom. Yun po ang katotohanan ng buhay ng tao. Mamamatay ka, tapos ikaw ay haharap sa paghukom. Ito yung totoong meaning ng buhay na ang paghandaan ang kamatayan sa paghukom. Ganito po ang ating mababasa sa aklat naman ng Ecclesiastes chapter 13
ito yung pinaka-conclusion ng panulat ni Haring Solomon. Sabi niya dito, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man." Ito po yung pinaka-conclusion sa kanyang sinulat na Ecclesiastes. Medyo mahaba po ito, kaya hindi ko na po binasa lahat. Kayo na po ang magbasa. So ito po yung pinaka-conclusion niya. Sa kabila ng lahat ng mga ating mga tinatangkilik, mga kayamanan at mga katanyagan sa buhay, ito po dapat ang ating panuntunan sa pagiging totoong buhay ng isang Kristiyano. Yung magkaroon ka ng takot sa Diyos at sundin mo ang kanya mga utos. Sabi nga, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit ba kailangan nating matakot at sumunod sa Diyos? Ito po, basahin ko muna sa Tagalog. Ito ang wakas ng lahat ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano po? Bakit nga ba tayo kailangan matakot at sumunod sa Diyos? Ito po ang kasagutan. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yun po ang kasagutan sa chapter 13, kung bakit kailangan tayong matakot sa Diyos. Sapagkat nga, dadali ng Diyos ang mga gawa, pati na mga kubling bagay, at maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Kaya kailangan nating pagsirkapan na gumawa ng mabuti at sumunod sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas at maligtas natin ang ating mga kaluluwa sa kapahamakan. Narito ako, malapit na po akong magtapos. Napakaikli lang po ng minsang ito. Sana ay nagkaroon po tayo ng kahit kunting kaalaman kung paano natin pagtuunan ang ating mga oras sa sanglibutan ito. Sabi ko nga kanina, limited ang ating mga oras. Ilang years lang po tayo na makikipamuhay sa sanglibutan ito. Mataas na 60. Average na tao. Minsan nga 21, may nakilala ako nung kasamahan ko sa trabaho. 21. Namatay na. So, napakalaga sa isang tao na isipin niya yung kanyang kamatayan, kung paano niya ito paghandaan. Yun po ang totoong meaning ng buhay ng isang tao, na paghandaan yung kamatayan. Ito nga, sabi ko kanina, the true meaning of life is this: fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Hanggang dito na lang po, at sana kahit sa maikling mensaheng ito, ay nagkaroon po tayo ng kaisipan o pananaw sa buhay kung ano po ang dapat nating pangunahing gawin sa ating mga sarili, na huwag po nating ubusin ang ating mga oras sa mga walang mga kabuluhang bagay. Priority po natin ang ma-save ang ating kaluluwa. Maraming pong salamat. Sana ay nakapagbigay ako kahit na kunting kaalaman upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. At paano natin ayusin ang ating buhay, yung oras, at habang tayo ay mayroon pang oras na hindi pa tayo sumasapit sa tinatawag na kamatayan. Maraming pong salamat.